Welcome back ulit sa aming channel. Sena Marvin Vlog po, nagbabalik. Bali guys, gusto ko pong humingi ng paumanhin sa inyong lahat kung hindi po ako nakakapag-upload or wala po tayong content nitong mga nakaraang araw. Kasi ang totoong buhay po guys, minsan po pag day off ko, ayaw ko talagang lumabas kasi magastos po. So, pag day off ko po, gusto ko na lang na pagkatapos kong maglaba, matutulog, kakain, yun lang po yung routine ko. Kasi ang totoo talagang ayaw kong gumastos kasi paglalabas ka, magastos ka. So, kailangan nating mag-ipon kasi yun talagang ang sinadya sa Taiwan, ang mag-ipon talaga tayo. So, pag naglalabas lang po kami at saka kami nagkakaroon ng mga content at sa hindi po nakakaalam, kami pong mag-asawa, ang channel po namin ay Sena Marvin Vlog. Hindi po kami magkasama dito sa Taiwan. Parehas po kaming factory worker. So, magkahiwalay po kami. Magkaiba po ang aming company. Ang totoo lang nga po nga niyan, guys. Sobrang layo niya. 3 hours po bago siya makapunta dito sa akin. Saka, once a month lang po kami nakikita. So, wala po kaming content. Minsan, once a month, isang beses lang po kami magkasama. Kita niyo naman po sa mga ina-upload kong video. So, back po tayo sa ating topic, guys. Ang video pong ito, ngayon, kasi guys, gusto ko talagang maging transparent sa inyong lahat. Kung ano man po ang nangyayari sa channel na ito, gusto ko po alam din nyo. Kasi, kayo ang sumusuporta sa akin. Kaya nga po gumagawa ako ng mga content kami, mag-asawa. Kasi alam ko nandiyan kayo para supportahan. Kaya gusto ko din po malaman nyo kung ano nang nangyayari sa channel namin ito. So, umpisahan na po natin guys. Bali ngayon po guys, good news talaga kasi nung nakarang araw po ang atin pong Google AdSense pin. So parang ganito pong itsura niya guys, Google AdSense pin. Yung po ang Google AdSense pin po, sa mga hindi pa nakakaalam, yun po ay napakahalaga po, sobrang importante po yun para po sa aming mga YouTuber or mga vlogger or mga nagkikreate ng mga video. Kasi doon po tayo makakasahod. Kailangan po talaga namin ng or natin ng Google AdSense pin para ma-activate po natin ang ating address. Ma-verify po natin ang ating address. Bali ako po, kasi malapit na kasi akong umuwi guys. Share ko lang po sa inyo talaga na sa Pilipinas ko na po ini-address yung aking Google AdSense pin. So, awan po naman ng Diyos, medyo napabilis, hindi ko nga po ina-expect. Ang expected ko pa nga po, pag-uwi ko pa, sa ako pa marireceive yung pin na yon. So, napaaga po guys. Bali nung ina-address ko po siya sa bahay ng aking mga biyenan, na malapit lang din po sa sarili namin bahay mag-asawa. Kasi laging may tao, sa bahay naman po namin kasi mag-asawa, walang tao. So, ina-address ko po sa mga biyenan ko. Good news guys, nung isang araw lang po, dumating yung Google AdSense na pin. Bale, ganito pong itsura niya guys, oh. Ganyan ang itsura niya. So, sa loob po niyan, meron pong mga nakalagay na 6-digit pin. At sa camera po mga instruction. Bale, wala pa nga po guys. 1 month, nakarating na po yung aking Google AdSense pin sa Pilipinas. Bale po, pag naka-reach na po kayo ng $10, automatic po yan, ipapadala na po sa atin ang ating Google AdSense pin. So, may makikita po kayo na email sa inyo sa inyong Gmail account na ganito. So, kung makikita nyo guys, na-generate po ang aking Google AdSense pin noong September 13. Bale, napadala po siya sa Pilipinas noong September 28. So, makikita nyo po dito sa aking sobra sa ng aking Google AdSense pin na September 28 po siya na ipadala sa Pilipinas, pero po hindi po agad talaga na ipapadala sa ating mga address na nilagay natin sa ating pinil up natin sa ating Google AdSense pin. Kasi nakalagay po doon sa ating Google AdSense pin email na 2 to 4 weeks daw po, at nakadepende pa po yon sa ating post office, yung mga nag-deliver po ng mga postman po, kung mabilis ba nilang ma-deliver. Kasi po, alam ko guys, yung iba, sobrang tagal. Ang iba nga po pa, nag-request pa po ng other pin, nakakailang request sila para lang makuha nila yung kanilang
Google AdSense pin. Pero sa experience ko po guys, napakabilis nga lang po, wala pa nga pong isang buwan nakarating na. Na-deliver na sa amin, sa address na nilagay ko po. Ito nga pala guys, tatandaan nyo, pag mag-build up po kayo ng inyong address sa ating Google AdSense pin, dapat po make it sure guys na nakalagay po kung anong number ng bahay nyo, anong barangay or purok or anong city or province talaga. Dapat po kumpleto siya guys para mapabilis po talaga ang pag-deliver sa atin ng ating Google AdSense pin para wala po tayo maging problema guys. So yun nga po ang advice ko kasi marami na po akong napanood or gumawa na ng mga video sa YouTube na ang tagal na po nilang inaantay ang kanilang Google AdSense pin. Siguro po naisip ko lang po na mali po or kulang yung nalagay nila sa kanilang address, sa kanilang bahay, kaya medyo natagalan. Or ito pa nga pala guys, kung inaantay nyo na ng matagal or nag-request na ulit kayo, itry nyo pong pumunta sa mga malapit sa inyong post office or sa inyong mga post office sa inyong barangay or bayan. Punta po kayo guys, kasi minsan daw po natatabunan lang po doon patong-patong na yung mga documents doon, hindi lang po nade-deliver. Or kayo na lang po ang mag-follow up guys, kasi may napanood din po ako ng mga ganung video na pumupunta sila sa mismong post office para i-follow up yung kanilang Google AdSense pin. So okay lang po yun guys, kasi manipis lang na papel yun, sabihin nyo lang po doon sa taga post office na yung Google AdSense pin, manipis na papel lang po at may name nyo po yun, may nakalagay po nyo na pangalan na katulad ng Google AdSense pin ko na letter na ganito po. Actually guys, yung aking pong Google AdSense pin ay nakagaling po siya ng Vietnam. Pakikita nyo po siya. Galing siya ng Vietnam. Tapos, nadala po siya sa Pilipinas ay September 28 at na-deliver po siya sa aming bahay noong October 9. 9 lang po siya na-deliver sa aming bahay. Pero may tatak po siya guys, makikita nyo, may tatak siya na October 1. Siguro po yung mga postman hindi agad nila na-deliver, so kaya ganun yung nakatatak. So, ang makikita nyo po doon is sa unahan is talaga yung pangalan nyo lang po kung saan nang galing at the back po kung saan nang galing na bansa. Sa akin po is Vietnam. So, pag ini-open nyo po guys, may nakalagay naman po sa gilid niya na kung paano siya i-open. So, pag i-open nyo siya guys, dahan-dahan lang po kasi napaka-importante po talaga ng ating Google AdSense pin. So, i-open nyo lang po yung magkabilang side. Guys, hindi ko talaga maipakita sa inyo kasi pinapicturean ko lang po sa aking hipag at sa aking benan para makuha ko po yung aking pin. Kasi nga po, hindi ko po dito ini-address sa Taiwan. Sa Pinas ko po siya ini-address. Although nandito po ako sa Taiwan, kasi malapit na kasi ako din umuwi. So kaya po doon ko na din ini-address. Medyo napaaga nga lang po nang dating. Pero okay lang po, at least dumating ng maaga para alam ko din po, para ma-verify ko agad yung aking Google AdSense address. So, sabi ko po sa aking hipag kahapon na tanggalin niya po yung magkabilang gilid kasi may instruction naman po na tanggalin ang magkabilang side. Bago po buksan, makikita niyo po yung pin mismo. So, pinapicturean ko lang po guys. So, bali na send po sa akin. Parang ganito po yung lalabas guys. Oh. Nandiyan po yung mga instruction kung paano niyo po. Napakadali lang guys. Napakadali lang po ng instruction. Bale, may apat lang na instruction doon kung ano yung mga pipindutin nyo. At nakalagay po talaga doon yung ating pin. Bale, binlard ko lang po guys. Pakita ko lang sa inyo. Yung aking pin, may 6-digit pin po siya. Bale, 6 na digit. Yun lang po ang i-enter nyo sa inyong verify address sa inyong Google AdSense account. So, mabilis lang po guys. Napakabilis lang po. Pero guys, ang malungkot, hindi pa ako makakasahod kasi unang-una, andito pa ako sa Taiwan. Ini-address ko po yon sa atin sa Pilipinas. At kailangan nyo po ng $100, USD po yun ah, $100 na threshold para makasahod po tayo. Pero sa ngayon po, hindi pa po natin magawa yon. Pag-uwi pa po natin magagawang sumahod. Kasi, nandito pa po tayo sa Taiwan, hindi po pwedeng sumahod dito. Kung saan nyo po kasi ini-address ang inyong Google AdSense account, pin, doon din po kayo makakasahod. Hindi po pwede na dito kayo sa Taiwan sa sahod kasi mali po yun. Kung saan po naka-address yung inyong pinilapan,
gusto niyo po masasahod. So, yun lang po ang aking video for today, guys. Gusto ko lang pong i-share sa inyo ang experience ko as a YouTuber. So, maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa patuloy na sumusuporta. Thank you very much po. So, hanggang sa muli po, natapusin ko na po ang video kong ito. Bye!